Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kinin ng buong puso, ideklara ng buong puso ng magkagayon ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Isaiah 26:3, Tagalog. Isip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. And in Amplified Version, Isaiah 26:3, you will guard him and keep him in perfect and constant peace whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Isaiah is no other than Prophet Isaiah himself, and it was written nung divided kingdom mga kapatid ang Israel sa Judah at saka sa Israel, brethren in Christ. Alam naman po natin na na-divide ang United Kingdom at ang isa mga kapatid ay Judah at ang isa ay Israel again, and it was written to them. Sinasabi po ni ng Panginoon sa pamamagitan po ni Prophet Isaiah na iyong iingatan siya sa lubos ng kapayapaan. You will mga kapatid, you will guard him, ang sabi ni Prophet Isaiah. Iyong iingatan. Napakahalaga ho kasi ang pag-iingat. Kasi nowadays, brethren in Christ, we are in the world ng tinatawag po natin na mapanganib. So we need the protection of God. At ang sabi dito, mga kapatid, iyong iingatan siya. Mga kapatid, at ang sabi ng Amplified, you will guard him and keep him. Saan po siya iingatan? Sa pamamagitan ng kapayapaan. Magandang pagkasabi ng Amplified, perfect and constant peace. Ito po ay ganap na kapayapaan at tuloy-tuloy na kapayapaan, mga kapatid. Hindi lamang po ito pangsamantala, hindi lang ito sa mga ilang panahon, kundi sa lahat ng panahon, constant peace, brethren in Christ. Meaning, we will not experience trouble, we will not experience tribulation or so on and so forth. We will be at in peace, brethren in Christ. At sino itong iingatan ng Diyos? Sino itong igagard ng Diyos? At sino itong ikikip ng Lord sa kanyang perfect peace, brethren in Christ? Ang sabi po dito na ang pag-iisip ay sumasa iyo. Maganda po ang pagkasabi sa Amplified uli. Sabi niya, whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you. Yung taong ang kaisipan ay nakafocus sa Panginoon, yung kaisipan ang laman ay ang Panginoon, ang kaisipan na mabuti ang nilalaman. So, mga kapatid, kumbaga, itong tinatawag natin na pure mind, ito po yung filled with God's word na mind, ito po yung God is the center ng mind, mga kapatid, at ito yung mind na focus sa Diyos. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul, brethren in Christ, na ituon natin ang ating mga kaisipan, hindi yung mga temporal things, brethren in Christ, kundi sa mga eternal things. Kasi ang iba minsan na-focus ang kanilang kaisipan sa mga temporal na bagay.
Pero tayo na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ay ating pong itinutuon, ipinofocus ang ating mind sa mga eternal things, because we all know na all things under the sun are all temporal, brethren in Christ. Yung salapi, temporal yan. Yung mga bagay, temporal yan. Lahat ng nakikita natin sa mundo are all temporal. Kaya huwag natin masyadong paglagakan ng isip, ng panahon, ang mga bagay na yan. Because those are all temporal. Ang ating pong pagtuunan ng pansin ay ang mga spiritual na bagay. Dahil ang spiritual na bagay, yun po ang mga eternal brethren in Christ. At ngayon, sino itong focus sa Panginoon? Yung Christ-centered na kaisipan, yung pure mind, brethren in Christ. Sino itong mga ito? Sabi po, mga kapatid, ito yung mga nagkukumit. Maganda ang pagkasabi, ano, kasi sa Tagalog, ang sabi lang, tumitiwala sa'yo. Pero sa Amplified, ang pagkasabi, He commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, na ang mga nagtitiwala sa Diyos, yung umaasa sa Diyos, yung dumidepende sa Diyos, yung mga naniniwala sa Diyos, brethren in Christ, ito po yung mga taong focus ang kaisipan sa Panginoon. Ito po yung Christ-centered ang kaisipan. Ito po yung perfect mind. Ito po yung peaceful sa Panginoon, mga kapatid. And our today's perception entitled, He guards whose mind stayed on Him. Be focused, brethren in Christ. Focus lang tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi tingnan po natin, mga kapatid, si Apostle Peter, ito yung parang si is to believe. Kasi biruin mo, sabi niya, kung ikaw yan, Panginoon, when Jesus walking on the water, brethren in Christ, ano ang sabi ni Peter? Kung ikaw yan, Panginoon, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. And then, ginawa naman po ng Panginoon to prove himself na siya talaga ang Panginoon. So nakalakad si Pedro, mga kapatid, sa ibabaw ng tubig, paglunsad niya sa bangka, at habang nakafocus siya sa Panginoon, pero nang ibaling niya ang kanyang pansin, ang kanyang tuon, ang kanyang paningin sa mga alon, sa ahon, sa hangin, brethren, unti-unti siyang lumubog. Pero gayunpaman, mga kapatid, minsan hindi man tayo focus kay Lord, na andun pa rin ang pagsagip, ang pagtulong at pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya sinasabi, mga kapatid, sa Bible, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Na anuman ang circumstance na ating pinagdadaanan, anumang sitwasyon ang ating pinagdadaanan, anumang estado mayroon ng ating buhay, focus tayo sa Panginoon. Kasi minsan naibabaling ang ating mga focus sa mga material na bagay, sa mga house in lot, sa mga sasakyan, sa mga material na bagay, maging sa mga salapi. Minsan doon na focus ang tao and they don't anymore focus their mind on God. Mga kapatid, let the center of our mind ay si Jesus, at ang focus ng ating mind ay si Jesus, at dapat ang nilalaman ng ating mga kaisipan ay si Jesus. Fill up your mind with the Word of God, brethren in Christ, para tayo ay hindi na madadivert, hindi maibabaling ang ating focus sa ano pamang bagay. And our today's preaching, we are going to acronym the word CHILL, CHILL, brethren in Christ. Totoo naman po na kapag tayo ay protektado sa kapayapaan ng Diyos, wala tayong ibang gagawin kundi mag-chill up. Bakit? Kasi mga kapatid, we are at peace. At remember that this peace, the peace that the world cannot understand, the peace that the world cannot give, only Jesus can give. And remember, sabi ko nga, once we have Jesus Christ in our hearts, we have the fullness of His peace, because Jesus Christ Himself is our peace, brethren in Christ. And again, we can chill up even in the midst of trouble. We can chill up even in the midst of the problem,
brethren in Christ, because we are at peace with our Lord Jesus Christ. First point, he commits to God. Mga kapatid, yung mga tao na focus sa Panginoon ay nagtatalaga sa Panginoon. Nagkukumit sa Panginoon. Ano pa ang commitment, mga kapatid? Ito ang kadalasan na hindi nauunawaan ng maraming anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. Pag sinabing commitment, huwag po natin i-compromise, brethren in Christ. Halimbawa, nag-commit tayo ng oras para sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, i-commit mo yan sa Panginoon. Maging ang pananalangin, kailangan ng commitment. Hindi lamang po yung mga leftover natin na time. Kung may time, doon tayo mananalangin. Mag-set aside tayo, mga kapatid, ng oras para manalangin. At isa pa na dapat natin i-commit yung ating pong worship day, brethren in Christ, yung pagsisimba natin. Marami pa rin hanggang ngayon ang mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, nali-late, na uma-absent sa panambahan. Asan ang commitment, mga kapatid? Kasi kung naunawaan po natin ang commitment, hindi po natin yan iku-compromise sa ano paman. Mga kapatid, wala naman masamang mag-birthday, wala naman masamang mamasyal, wala naman masama makipag-banding, basta't wag lang po natin i-compromise ang ating commitment sa Panginoon, tulad po ng pagbubulay-bulay or quiet time or yung pananalangin natin at saka yung pagsisimba, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga, marami pa rin mga Kristiyano na paliban-liban, pa-absent-absent, pa-late-late sa gawain ng Lord, wala pong commitment yan. Sabi ko nga, ang gawain, mga kapatid, is not a choice. Ang pagsisimba is not a choice. Ang pagsisimba is a commitment. Kaya yun, mga kapatid, at iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapayapaan ang lahat ng nag-commit sa kaniya. And second point, he hopes in God. Itong mga focus sa Panginoon ay umaasa sa Diyos. Sa panahon ng pangangailangan, umaasa sa Diyos. Sa panahon ng kapanganiban, umaasa sa Diyos. Sa panahon ng kahirapan, umaasa sa Diyos. Sa panahon ng kasakitan, umaasa sa Diyos. Ito po yung dependent sa Diyos, mga kapatid. Dapat maunawaan natin ito na wala tayong iba. Kaya malalaman po natin kung ang Diyos talagang ating inaasahan sa panahon ng problema. Kasi minsan, sabi ko nga, marami din mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, na instead na umasa sa Diyos, sa tao umaasa. At yan ay nakasulat naman po sa Proverbs na talagang may tao na umaasa sa tao, pero may tao na umaasa po sa Diyos, mga kapatid. And how do we know kung kanino sila umaasa? Sa panahon ng problema, malalaman mo kung kanino sila umaasa, kasi yun ang unang tatakbuhan, mga kapatid. Kita nyo po, pag may problema ang tao, saan tumatakbo? Sa kapitbahay, sa bumbay, sa kanino paman. Pero kung tayo ay umaasa sa Diyos, hindi po last option si Lord. Siya yung ating una at unang option sa panahon ng problema. Siya yung una natin tatakbuhan. Siya yung ating unang dudulungan, mga kapatid. Bakit? Kasi siya yung ating inaasahan. And third point, he imitates God. Ito ang maganda. Yung mga focus in mind ay tinutularan ang Panginoon. Kung na-recall natin ang pangangaral ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, be perfect just as your Father in heaven is perfect. At kaya nga sinabi din po ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan, na ang sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Kaya mga kapatid, mahalaga po kasi hindi tayo makaka-focus. O hindi tayo magkakaroon ng focus na mind sa Panginoon kung hindi natin siyang tutularan. Kaya nga, di ba, gustong-gusto ko yung verse na sa John, sa 1 John, na as He is, so are we in this world. Kung paano si Lord lumakad sa
mundong ito, ganun din po tayo lumakad. In fact, sinabi ni Apostle Pedro, nang sabi niya, mga kapatid, iniwanan niya tayo ng halimbawa na dapat nating tularan. So the Lord set an example in which yun po yung ating lalakaran, mga kapatid, and that is imitating God. Kung ang Diyos ay lumakad na matagumpay, lumakad tayong matagumpay. Kung ang Diyos ay lumakad na matuwid, lumakad tayong matuwid. Kung ang Diyos ay lumakad na mabuti, lumakad tayong mabuti. Kung ang Lord ay lumakad na mabait, lumakad tayong mabait. Ganun lang po kasimple, mga kapatid. Kasi hindi tayo magkakaroon ng focus na kaisipan unless first tayo ay tumulad sa ating Panginoon. In fact, what the Lord Jesus Christ did on the cross, ang very purpose niyan, mga kapatid, i-confront tayo into the likeness of His Son. Maiitulad tayo, maging katulad tayo sa imahe ng Kanyang Anak. Kaya be like Christ, brethren in Christ. That is imitating. Kasi pag be like Christ ka, naniniwala ako, mga kapatid, your mind is filled about Christ, your mind is focused on Christ, and your mind, the center is Christ. Ganun lang po kasimple yun. And of course, fourth point, he leans on God. Nakasandal siya sa Panginoon, mga kapatid. Pag sinabing nakasandal, pag wala si Lord, mabubuwal siya. Yun po ang ibig sabihin. Siya yung strength, siya yung source ng kalakasan niya. Siya ay nakasandal, mga kapatid, sa Panginoon. Again, kapag wala nang nasasandalan, mabubuwal yan, matutumba yan. Kaya ganun din tayo, pag sinasabing nakalin tayo, nakasandal kay Lord, we acknowledge that we can do nothing apart from Him. At that is the very utterance ng ating Panginoon Kristo na sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang sanga na hiwalay sa puno ay matutuyo at malalanta. At sinabi ng ating Panginoon na wala ko yung magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya ang paglilin, mga kapatid, dapat always abiding tayo. Lagi tayong naka-abide kay Lord. Lagi tayong intimate kay Lord. Lagi tayong close kay Lord. Lagi tayong nananatili sa Kanya. Dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Again, pag sinabing nakasandal, kapag wala ng sinasandalan, iyan ay mabubula. Bubuwal. Yun po ang aking picture out sa salitang lean, brethren in Christ. Magdepende tayo sa Panginoon. Sumandal tayo sa Panginoon dahil siya ang matibay na ating sandalan. And last point, fifth point, he lingers with God. Yan ang magandang, yung salitang linger, brethren in Christ. Pag sinabing linger, nabanggit ko na po, abiding, yung nananatili, mga kapatid, yung nakakapit sa Panginoon, yung nakadikit sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, minsan nakakaisang kaaway sa atin. Kasi ang totoo, mga kapatid, hindi tayo nakalinger, hindi tayo intimate sa Panginoon. Diba? Sinabi ni Santiago, come close to God and He will come close to you. Doon palang sinabi na resist the devil. Because you cannot resist the devil as long as you are not close to God. Kaya all we need to do, be close first to God and then you can resist the devil. Yun ang sinasabi ni Apostle James. Kaya kung tayo ay naka-abide, kaya nga nalaala ko ali ang John 15:7, if you abide in me and my word abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Napakahalaga ho na tayo ay nakalinger, nakadikit, intimate tayo sa Panginoon. Kasi again, that's the way, mga kapatid, na malayo tayo sa mga lalang gawa at plano ng kaaway. Kaya itong mga nakalinger kay Lord, ito yung mga taong focus sa Panginoon. At kapag focus tayo sa Panginoon, we are protected, brethren in Christ, in God's peace. To sum up of our today's preaching, we acronym the word CHILL, CHILL. First point, he commits to God. Second point, he hopes in God. And third point, he imitates God. And fourth point, he leans on God. And fifth point, last point, he lingers with God. And these are the acronym of the word CHILL: commits, hopes, imitates, leans, and lingers
with God, and these are the people who are focusing their mind sa ating Panginoon. And ito yung mga tao, mga kapatid, na iniingatan ng Panginoon sa ganap at perfect na kapayapaan. And our today's promise, pangako ng Diyos na tayo ay iingatan sa pamamagitan ng lubos na kapayapaan basta't magtalaga at magtiwala lamang tayo at sa Kaniya umasa at manangan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, pangako ng Diyos na tayo ay iingatan sa pamamagitan ng lubos na kapayapaan basta't magtalaga at magtiwala lamang tayo at sa Kaniya umasa at manangan. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you for your goodness, for your greatness, and for your grace. Thank you for your protection because you've covered us always with your precious blood. And thank you, Jesus, dahil lagi po ninyo kami inililigtas sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan, maging sa mga lalang at gawa ng kaaway. Salamat din sa inyong provision sa araw-araw dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the reason why you blessed us for us to be a blessings to everyone. Kaya sa araw na ito, kami na naman po ay magiging pagpapala sa lahat ng tao, una sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at maging sa kumpanya na aming kinabibilangan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na patuloy na naglala ng oras at panahon upang makipagbulay-bulay na yung mga salita. Your word will not come back void. Ito ay patuloy na magbubunsod, magdudulot, at magdadala ng pagpapala sa aming mga buhay. And whenever they have prayers right now, in the name of Jesus, everything will be granted unto them because we stand on and we hold on your promise that whatever we ask in the Father, in your name, Jesus, everything will be given unto us. Kaya whatever they are praying right now, ito man ay kagalingan, kaligtasan, kalusugan, kalakasan, katugunan, at ito man ay kapayapaan, katiwasayan, kaginhawaan, kaunlaran. Lord, whatever they are praying right now in the name of Jesus, we ask all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Salamat din, Panginoon. Tunay nga po that we are surrounded and we are protected and we are filled with your peace, Jesus. The peace that the world cannot give, the peace that the world cannot understand, the peace that only you can give to us. Salamat, Jesus, because you are our peace. At kami, Panginoon, ay iniingatan mo ng iyong kapayapaan because our mind are focused on you, Jesus. Ang aming mga kaisipan ay nakatuon sa iyo, Jesus. And that's why we have focused mind on you because, Lord, we commit ourselves to you, Jesus. Itinalaga namin ang aming sarili. Nagtitiwala kami sa iyo at nananangan kami sa iyo at nananatili kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat, Lord. Patuloy po ninyo kami bigyan ng kaisipan na tulad ng kaisipan ng ating Panginoon. Mind of Christ, a mind that Jesus Christ is the center, a mind that focus on you, a mind that filled with your words. Thank you, Jesus, because ito ang kaisipan. Dahil once ang aming kaisipan ay filled with your word, wala na pong puwang ang mga negatibong kaisipan, mga pangit na kaisipan, mga masamang kaisipan because our minds are filled with your words. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.